na seed, kaso 0.1%, sobrang rare. Sino mo kung makakuha ka, maswertehan ka, magkakaroon ka ng 50k agad. Bento mo ka. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Hi guys, so mayroong update tayo sa Plants versus Undead. I-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga i-update ng Plants versus Undead sa pag-farm, sa pag-plant, farm and plant. Tingnan nyo, kung makikita nyo dito sa farm, yan, maintenance hanggang, sabi nila mga August 20 daw to. August 20 magiging okay, so mga 17, 18, 19, 20. Mga 4 days pa tayong hindi makakapag-delete. So, ngayon nga, ang update na to para sa makakapag-farm na tayo, makakapag-tanim na. Kasi nga, yung mga seeds masyadong mahal. Mga nasa, magkano ba PVU token ngayon? PVU token, PHP. Oh, nasa 600. Ang tinan mo sa marketplace, ang kaila 86. Pag 86 PVU, di ba? Sa isang plant, 51k. Pag nakapag, pwede na tayong mag-grind, ang kailangan na plant is 6 daw. O, 51 times 6, masyadong malaki. So, ang farm 2.2 update na didiscuss natin, ito yung ano, yung pansamantalang magkakaroon ka ng mother plant tsaka seeds na sunflower. Okay, ito, pa-explain ko na lang sa inyo. Pakita natin yung update. Ito, nakuha ko to sa Twitter. So, ito yung summary. New sunflower sampling, sunflower mama, and sunbox tool. Tapos, daily watering and chasing crow rework for a 50 LE per day with a chance to drop sunflower saplings, some prices and fees increase. So, ito nga, yung araw-araw kasi, di ba, may mga percentage lang pag nadidilig ka, makuha mo yung LE. Ngayon, phoenix na nila sa 50 LE per day. Pero, magkakaroon ka rin ng LE sa tanim mong sapling tsaka yung sunflower mama. Okay, explain na natin. Summary lang yan. Dito, sa una, new mechanics and 3 new tools have been added. Sunflower saplings. Ito yung parang seeds. Ito yung parang magiging temporary na magiging plant mo sa farm. Yan, ang cost niya 100 LE, 3 days. A temporary plant that gives 250 LE, 72 hours, is not affected by weather events and cannot drop seeds. So, ano lang to, pang farm lang ng LE. Magkakaroon ka ng 250 LE sa loob ng 3 days. Then, ang sunod, ang max ata nitong sunflower saplings is 5 ata. So pag ano yun mo, 250 times 5, 1250 LE agad. Eh, ang LE ata babaguhin sa 120. 120 LE sa isang PVU, to divide natin sa 120. Mali. 1250 divided by 120. Meron kang 10.42. I-times mo sa 596 na price ngayon. O, meron kang 6K in 3 days. Diba? Di na masama. Tapos itong sunflower mama, 6 days. Ito yung 3 mo. Isa lang to. Isa lang ang pwede mong gamitin. Isa lang pwede mong bilhin. 850 L isa loob ng 6 days. O, magkano yun? 850 divided by 120 times 596, 4K plus yung 6K kanina, halos 10K. Oh, sobrang ano, nasa inyo, pero sa tingin ko maganda tong magiging update nila. Plus pa yung magiging delig mo per day na 50 LE na phoenix na nila. Sandbox, ito cost 100 LE. Ito sa pagbukas mo ng sandbox, pwede ka makakuha ng 100 times water, tapos 20 times scarecrows, 30% drop yun. 30% drop sa small pots, 30% sa sunflower saplings, pwede ka makakuha ng libreng saplings.
tas one sunflower mama, tas ito, sobrang swerte mo pag nakakuha ka ng 0.1% na seed, kaso 0.1%, sobrang rare. Sino naman kung makakuha ka, maswertehan ka, magkakaroon ka ng 50,000 agad. Benta mo kagad sa marketplace yun. Pero syempre, iano mo muna, pasisibulin mo muna sa seeds. Yan, okay. So, etong una, magkakaroon ng sunflower sapling, sunflower mama, tsaka sandbox. Eto, rework mechanics, daily watering and chasing crows for neighbors. Ito nga yun yung in-explain ko. 15 daily, 15 times ka lang pwede magdilig, tapos 50 LE per day ang makukuha mo. So, kunwari, anin natin sa sunflower mama? 50 times 6 divided by 120. 50 times 6 divided by 120. Oh, may 2.5 ka. 2.5 times 596. 1,490. Yung mga 11,500 makukuha mo. Pero, tingin ko nga, bago up, sa tingin ko, pagkatapos ng update na ito, tataas itong PVU token. Tapos ito yung mga percentage nung pagdidilig mo sa sunflower saplings. Ay, ano, ito yung drop rate pala. Sa pagdidilig mo, pwede kang makukuha ng sunflower saplings. Libre na naman. Siguro, dito lang tayo swertihan. 70. 60 to 99. Ito, the reward for landlords has been removed. Ito sa mga may-ari lang to ng mga ano, mga land. So, siguro mga pipitsugin lang tayo, wala pa tayo niyan. Other changes. Ito, you can now exchange 100 saplings for one seed. 100 saplings. So, 100 times 100. No, 10,000 LE. Ang kailangan mo para sa isang seeds. And pots price increases. Small pot tsaka big pot. Ito nga, syempre, sa mga seeds to, kailangan may gastos ka din kasi magkakaroon na nga netong mga saplings tsaka sunflower mama. So, yun lang guys. Ano nga, new sunflower saplings, sunflower mama sandbox tool tsaka 50 fixed LE per day. Tsaka yung mga fees, tsaka yung mga prices, tumaas nga. Kasi nga, masyadong lalaki yung mga LE na makukuha natin. So yun guys, sana makatulong. Eh ako, pag naging okay na to, meron na akong na-farm na 1,200 LE pagbalik. So makakakuha na ako ng ilang seeds, tsaka yung isang sunflower mama. Yan, so balikan ko kayo kapag ano. Thank you guys. Salamat. Makagusto sa video na to sa mga nag-enjoy. Please like and subscribe para makatulong sa channel natin. Thanks guys.